So for today's video, mga madamdamin, gagawa po tayo ng hair color ng lightest ash blend. So paano nga ba gagawin ang lightest ash blend? Panoorin mabuti ang video ito, tapusin para po makakuha po kayo ng technique at advice ni madamdamin. And ito po yung ating model, yung aking pamangkin. Yung previous po ng buhok po niya is dati pong lightest blend po ito. And nag dark brown po kami dahil nga sa magpapapassport po siya. So I advise na tone down po na namin yung buhok po niya. So ito po yung kinalabasan niya ngayon dahil hindi po siya sanay sa dark color. So magla-lightest ash blend po kami. And kumuha na po kayo ng popcorn at magkape na po kayo para po tapusin ang videong ito. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please paki-like, share and subscribe na po ang aking YouTube channel. And ayan po yung ating gagamitin, yung organic product, which is yung 0.00 and 10.0. And yung oxidizer po natin is 9% Oakley product po yung gamit natin. And inimix lamang po natin tong dalawang shade ng colorant, kalahating 0.00 at kalahati din po ng 10.0. So, imix lamang po yan kung gaano po karami yung colorant, ganun din po karami yung oxidizer na ilalagay po natin. Ang pinaka-importante naman po when it comes sa coloring, kailangan magaling po tayong mag-mix ng number by number. O kaya naman po, mahilig po tayo mag-experiment kung papaano po natin gagawin yung lightest color na ang buhok ay dati pong na dark color. Pero kapag po napablock na po yan, is mahihirapan na po tayo talagang mag-color. Kaya huwag nyo na pong subukan na i-bleach pa yung dating na blackening shampoo dahil magpapachi-pachi lamang po yan. And at the same time, magda-dry lamang po ang buhok ninyo, mga madamdamin. And going back to our hair tutorial, para po ma-achieve natin yung lightest blend. So kung mapapansin nyo po is almost 2 weeks pa lamang po yung hair color ng aking pamangkin. And hindi talaga siya sanay sa dark color, kaya ilalightest natin ito. So ang ginawa po natin sa kanya is kinulayan muna po natin ng buo, pero wag muna natin isagad sa anit para po hindi mangulay yung anit niya ng todo-todo. Kasi lagi po natin tatandaan, kapag sinagad po natin sa anit, going to lightest color po, panigurado mga madamdamin, magiging sisiw ang bumbunan nyo po. So, dapat wag muna natin isagad sa anit yung pang-color dahil 9% po is matindi po yung content po nito, talagang nakaka-lightest po talaga, lalong-lalo na po manipis lamang po yung hibla ng buhok ng aking pamangkin. So itiwangwang lamang po natin ito ng at least 15 minutes sa infrared. Kung wala naman po kayong infrared, pwede nyo po itong i-extend 20 to 25 minutes. Malaking tulong din po yung infrared kung meron po kayong infrared. Tinabad sa infrared yung buhok ng ating client or yung buhok ng ating model. So proceed na po tayo sa massage duration para po magpantay-pantay yung hair color na gagawin po natin sa kanya. And take note mga madamdaming, ito pong pagmamassage is dito po talaga nakasalalay para magpantay-pantay po yung color na gagawin po natin. Kalimutan na pusit-pusitan po natin ng tubig-tubigan yung buhok po niya dahil nga dry na po yung buhok niya sa dulo at mag-going to lighten po tayo dahil pangarap ng aking pamangkin na bakbaking po natin yung pagka-dark color niya. So, nakakatulong po yung water para po hindi po totaling mag-dry yung buhok ng ating mga client. Then, dahil mag-going to lighten po tayo, yung pag-massage po natin sa kanyang anit, kung meron pong mga dandruff po yung mga client po natin, natural lamang po na medyo maahapdian po sila dahil nga going to lighten. Pero kailangan dahan-dahan na lamang po tayo sa pagmamassage sa kanilang anit dahil kung talagang marami yung dandruff nila, ay talagang mahahapdian po yung buhok o yung anit ng ating client. Kaya natin nalagay po yung buong kulay sa kanyang anit, syempre, i-massage ulit natin para talagang make it sure yung spot-spot po dito sa hindi natin nakuha is talagang makukuha po natin sa kulay, malalagyan po, ayan kagaya nito, para malalagyan po natin ng color at mamamassage po natin. And yung pagtitreatment po natin sa buhok ng aking pamangkin, instead of U-keratin Brazilian,
Mag-treatment po tayo ng keratin therapy mask. Ito po sila. Ayan. Pwedeng-pwede nyo pong gawin yan kahit nasa bahay lang po kayo. Shampoo nyo muna po yung buhok ninyo, mga madamdamin. After nyo na-shampoo yung buhok ninyo, ilagay nyo na po yung keratin mask. Yan po. Pwede nyo pong gawin or gamitin yan once a week. Once a week po, mga madamdamin. Tapos, ibabadyo lamang po ng 30 minutes. Pero dahil yung aking pamangkin may lakad pa po siya, bibili pa po siya ng mga kagamitan niya sa Nepo Mall. Kung alam niyo po, kung taga Pampanga po kayo, yan, pupunta po siya sa Nepo Mall, sa Nepo Quad, para po bumili ng mga damitan. Dahil meron po siyang lakad. So, stay lamang po natin siya ng at least 5 minutes po para po mamaya isipapabanlaw na po natin. Shampoo with matching ito pong therapy mask, yung gamit po namin dito. And kung gusto nyo pong bumili ng mga treatment po namin, ayan po itong Shopee po namin, ayan. Para po, doon po kayo mag-order kung gusto nyo pong matry yung mga products po na gamit po namin dito sa Team Reginians. Ito po, pwede nyo pong gamitin as a conditioner na gagawin po natin sa kanya mamaya-maya. After na natin na kulayan yung buhok niya. And pwede nyo rin po, kung hindi po kayo nagmamadali, pwede nyo rin po ibabad to at least 30 minutes, mga madamdamin. Ang kagandahan po nito, sa sobrang bango po niya at concentrated po ng product na ito, is talagang effective po siya para po sa mga nag-dry na buhok. So talagang i-reconstruct po ng buhok ninyo ang therapy mask na ito. That's why ang pangalan po niya is therapy. Nakakatulong gumamot sa mga ngarag na buhok. Banlaw na po natin yung buhok niya and ito po yung gagamitin po nating pagbanlaw. Pwede naman po ito na gamitin ito sa inyong tahanan at least 30 minutes. Tapos, ayun po, ganyan po siya ka-concentrated. Diba? Marayupot. Sobra yung rayupot. Adaking Kapampangan. At napakabango pa niya. Promise. Mas magugustuhan niyo po itong scent niya. Patutuyin lang po natin ito and then after that, mga madamdamin, gugupitan ko po siya. I-finalize ko lang po yung buhok niya and babalik po tayo pag sa after ng kanyang final result. Finally, natapos na po natin ginawa yung buhok ng aking pamangkin. And syempre dahil naggupit at plancha po tayo, as you can see, nananalakad or tumatayo po yung mga baby hair po niya. So, kailangan po natin itong serum from Luxlist product. As in, isang kapatak lang, ganyan lang po kapatak, patay ang lahat ng isang katupak na sebo. So, ilagay lang po natin ito dito sa kanyang tuktuk-tuktukan. And after that, dito sa kanyang pinaka-dulo or baba ng kanyang buhok para po protection po ito sa labas. Dahil lalabas po siya, bibili po siya ng kanyang mga damit-damitan sa Nepo Mall or Nepo Quad. And as you can see po, mga madamdamin, yung kanyang haircut is nag-soft layered po tayo dahil straight lamang po yung buhok niya kanina. So, binigyan po natin siya ng parang texture cut na siwang, adaking Kapampangan. Now yan. Lawin, menak. O, diba? Kapag hinarap po natin, makikita po natin yung kagandahan ng kanyang buhok. Ayan po siya. Meron din po siya ng kaunti lamang po, 5 piraso na curtain bangs. Madamdamin is meron po kayong natutunan dito sa aking hair tutorial at hair color plus haircut. And sa mga gusto pong matry ang mga products po namin dito sa Team Reginians, huwag kalimutan pumunta po sa Shopee account po namin. Ito po, Regine Bernardo Beauty Salon. At huwag din kalimutan na i-follow po ako sa lahat po ng aking social media account, FB page, Facebook, Instagram, TikTok. And of course, don't forget to like, share, and subscribe
kung nagustuhan niyo po yung vlog po natin for today's video. And nagtatanong po about sa price list and services po natin, PM lamang po kayo sa FB page po natin at sasagutin po lahat ng mga katalungan ninyo. And muli, ito po si Madam Damin, and thank you so much!